became friends. Lalo ko naduwag. I don't know. Alam ko naman na pagmamahal sa kapatid o kaibigan lang ang kaya mong ibigay sa akin. At natakot ako na baka pagkatapos ito, tuluyan ka na magbago. Tuluyan mo na akong iwasan at layuan. Napangiti si Bianca at nagbubunyi ang puso. Humaba yata ng ilang pulgada ang kanyang buhok. Pakiramdam niya ay ang ganda-ganda niya ng mga sandaling iyon. Nakasimangot na bumaling siya kay Randall James nang may maalala. Bakit sabi mo noon, hindi ako papatulan ni Attorney Harold? Aba, sumama yata ang loob niya doon. Because he knows how I feel about you, sweetheart. Nakangiting sabi ni Randall James. Sana walang magbago, Bianca. Wala sana akong pagsisihan sa mga revelasyon ko ngayon. Siguro natatawa ka sa akin. Ang yabang-yabang ko pero tameme naman ako pagdating sa'yo. Ang tapang mo kasi. Nakakatawa nga ang binata. Sino mag-aakala ng arogante ang matinik niyang boss? May lihim palang pagtingin sa kanya. Magbabago ang lahat, James. Oh my God! Tila nahintakutang sabi nito. Hinaplos ni Bianca ang buhok ng binata. I love you too, James. Bianca? Biglang tumayo at umupo sa tabi niya. Agad na pumulupot ang isang braso sa balikat niya. You love me too? Tumango si Bianca. Oh God, sweetheart! Tumayo si Randall James at nagpalakad-lakad sa loob ng cottage. Pagkatapos ay umupo ulit ang binata sa tabi niya. Really? How? I mean, since when? Hindi magkatatuto ang tanong ni Randall James. Ngunit hindi pa man bumubuka ang bibig ni Bianca para sumagot, kinabig na siya ng binata at niyakap na mahigpit. That day, you kissed me at the office? Binago mong tibok ng puso ko. Bahagyang naglagay ng distansya sa pagitan nila si Randall James. Slap me, Bianca. Tell me I'm not dreaming. Oh, James. Baka akong nananaginip lang. Can I kiss you? Ngayon ka pa nagpaalam? Natatawang bulalas ni Bianca. Kiss me, James? Nagtagpo ang kanilang mga labi. Walang gaanong alam si Bianca kung paano humalik, kaya ginala na lang niya ang paggalaw ng mga labi ni Randall James. Pareho silang kinakapos ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Napangiti sila sa isa't isa. Pagkatapos ay muling naghinang ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong yun, mas naging malalim ang halik na naghatid kay Bianca ng mas maraming sensasyon na noon lang niya nadama. Kung hindi pa nila kailangan sumagap ng hangin, hindi pa sila magbibitiw. Bianca, oops, tama na, sumusobra ka na. Natatawang saway niya kay Randall James nang akmang aangkinin naman ang kanyang mga labi. Hintayin mo na ako sa labas, James. Ngumiti ng pilyo ang binata. Bakit kailangan ko pang lumabas? Pwede kang magbihis kahit nandito ako. I won't mind at all. Randall! Pinandilatan niya ang binata. Sweetheart, huwag mo nga akong tawagin ng ganyan kapag kasama ko si Papa. Lagot ka dun. Baka akalain niya, ayaw mo sa pangalan niya. Sabi ni Randall James. Siya nga pala, nakikipag-date ka pa ba sa Tristan na yun? Naningkit ang mga matang tanong nito. Ano sa tingin mo? Bianca Caroline, gusto mong bankrap ang lalaking yon? Ayoko na makikipagkita ka pa doon, ha? Aba, Randall, ano yan? Rule number one? Akin ang cellphone mo. Nang hindi siya kumilos, ay ang binata nang tumayo para kunin ang cellphone sa bedside table. Hoy, anong gagawin mo dyan? Buburahin ko ang number ng lahat ng lalaki sa phonebook mo. Anang binata habang panay pa ang pindot sa kanyang cellphone. Sinong Art na to? Itong Rex? Carl? Jake? Inilahad ni Bianca ang kamay. Ibigay mo yan sa akin ngayon din. Kung hindi, hindi kita kikibuin ng isang buwan. Banta niya. Kaya mo? Nananan siyang tanong ni Randall James. Ako pa? Oh, ayan. Takot ko na lang sa'yo. Nagdadabog na nilagay ng binata sa kamay niya ang cellphone. Nagsiselos ka kay Tristan? Nanunoksong tanong ni Bianca. Hindi, no? Eksahiradong tugon ng binata. Napangiti si Bianca. Matagal ko nang binasted yun. Biglang nagliwanag ang mukha ni Randall James. Ikaw, may babae ka ba ngayon? Ayusin mong sagot mo, tatamaan ka talaga sa akin. Balik ni Bianca. Baka mamaya may bigla na lang manabunod sa kanya. Pero kung magkaganoon man, hindi naman siya magpapatalo. Ikaw, ang sama ng tingin mo sa akin. Ikaw lang po ang babae sa buhay ko.
hanggang sa mamatay ako. Talaga lang, ha? Ayaw mong maniwala. Muli siyang kinabig ni Randall James. James! Protesta ni Bianca nang ilapit ng binata ang mukha sa kanya at tila hahalikan na naman siya. Tama na, naniniwala na ako. Isa na lang. Ungot ng binata at dalidaling pinaglapat ang kanilang mga labi. There! Wika nito na makontento. Dapat pala hindi na lang kita dinala dito. Dapat doon na lang tayo nagpunta sa beach na solo natin. Ibinango na siya ni Randall James. I love you, sweetheart. Okay. Anong okay? Ayoko ng okay lang. Dapat, I love you too, James. Putol ni Bianca sa paglilita niya ng binata. Maluwang ang ngiting tinungo na ni Randall James ang pinto ng cottage. James! Tawag ni Bianca. Agad namang lumingon ang binata. Ang gwapo mo. Nanunoksong wika niya at sinagot naman ito ng malutong na halakhak. Langya, Randall James. Parang mawawala si Bianca. Abay, hindi mo nalilubayan ang tingin yung tao. Panunodyo sa kanya ni Matthew. Magtataka ka pa, Matthew? Kahit naman noon, ganyan na yan kay Bianca. Remember pag nasa bahay tayo ni Randall at nagkataong nandun si Bianca? Ani Kenneth. Yeah, laging nakasunod ang tingin itong si Randall kay Bianca. Pag napapalingon si Bianca, biglang kukunot ang noo at taasin mamukha nitong manok natin. Sabi naman ni Timothy. Bakit hindi ko alam yun? Nagtatakang tanong ni Kenneth. Paano mo malalaman? Eh sa picture ka lang na si Celestine nakatingin. Natatawang sagot ni Matthew. Tigilan niyo nga ako. Angil ni Randall James. Siya ang napiling gawing paksa ng grupo. Kung sa bagay, lahat naman sila ay may kanya-kanyang oras para maging paksa. Muli niyang sinulyapan si Bianca habang nakikipagkwentuhan ng dalaga kina Atasha, Celestine, Kathleen at Marianne. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin siya makapaniwalang may unawaan na sila ng dalaga. So, paano pare? Kailan ang kasal? Tanong ni Kenneth. Sooner than you expect. At ihanda niyo na rin ang mga bubuksan yung account para sa magiging panganay ko. Gumawa ka muna ng anak, Randall. Ang bagal mo kasing kumilos. Pagdating kay Bianca, nawawala ang pagka-powerful mo. Pambubuska ni Paolo. Look who's talking. Lahat naman kayo, suko rin kayo sa mga asawa ninyo ah. Ganti niya. Nagkatingin na ng apat. Welcome to the club, kung ganon. Sabay-sabay pang wika at saka nagtawanan. Napailing na lamang si Randall James. James! Tawag ni Bianca sa binata na abala sa paglangoy. Come here, sweetheart. Join me. Umahon ka muna, sabi niya. Itinaas niya ang hawak na pinggan. Let's eat! Dumaliman naman agad si Randall James. Hindi maiwasan ni Bianca na pagmasdan ng binata habang umaahon mula sa dagat. He looked magnificent. Hindi naman nabago sa kanya na makita ang binata na naka-swimming trunks. Ilang beses na niya itong nakita na ganoon ang suot. Noon pa kasi ay mahilig na ang binatang lumangoy. Naalala niya, nag-compete din ang binata sa isang international swimming competition bagaman hindi ito nanalo. Napadali si Bianca nang hapitin siya ni Randall James sa bewang na makalapit ito sa kanya. Ano ba, James? Matatapon ang pagkain! Let me! Natatawang kinuha ng binata ang plato sa kamay niya at iginiya siya patungo sa ilalim ng isang beach umbrella. Hindi pa tayo sasalo sa kanila? No! Kumaway si Randall James sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Gumanti ng kaway ang mga ito. Subuan mo naman ako, sweetheart. Naglalambing na sabi ni Randall James sa kanya. Aba, bakit? Baldado ka ba? Wala ka bang mga kamay? Ayaw mo? Hindi na lang ako kakain. Ano ngayon? Sinong magugutom? Nakairap na sabi niya. Please! O siya, sige na. Naglagay si Bianca ng pagkain sa kutsara at saka iyon iniumang sa bibig ni Randall James. Here! Barbecue! Demanding ka pa? Reklamo niya pero sinubuan din naman ang binata ng barbecue. Dessert! Oo nga pala, hindi ako kumuha ng dessert. Wait, I'll get! Pero hindi na niya naituloy ang pagtayo nang sakupin ni Randall James sa mga labi niya. That is the sweetest dessert I've ever had. Ngiting-ngiti sabi nito. Pinisil na lamang ni Bianca ang ilong ng binata bilang ganti. Kinuha ni Randall James ang plato at kutsara sa kamay niya.
Ikaw naman ang kumain, sweetheart. Para ano? Para humingi rin ako ng dessert sa'yo. Biro ni Bianca. Natawa ang binata. Bahagya tuloy siyang napahiya nang magsilingon sa kanila ang mga kaibigan ng binata. Busog pa ako, James. Mas gusto kong maligo. Nag-iinit ang mga pisngeng sabi niya. Let's go then. Wait, nag-a-apply ka ng sunblock? Umiling si Bianca. Hindi na kailangan. Maputla naman ako eh. Kailangan mo pa rin maglagay ng sunblock, sweetheart. Mahapdi sa balat ang init ng araw. Ako na maglalagay sa'yo. Come here. Hinubad ni Bianca ang suot na maluwang na t-shirt, pati na ang shorts niya. Nakasuot siya ng two-piece swimsuit sa ilalim ng t-shirt. Inalis din niya sa pagkakatali ang kanyang buhok. Napanganga si Randall James na makita ang eyes niya. James, pasukan ng langaw yung bibig mo. Hala ka! Natatawang tudyo ni Bianca. Ano pang hinihintay mo? Lagyan mo na ako ng sunblock. Lalong lumuwang ang ngiti niya nang lumapat ang nanginginig nitong palad sa kanyang balat. Natapon tuloy ang sunblock. Sorry, sweetheart. Mag-t-shirt ka na lang kaya ulit. Nakasimangot na bumaling siya kay Randall James. Pangit ba akong tignan dito sa suot ko? No, of course not. Don't get me wrong, sweetheart. In fact, you're very sexy. But I want that to be for my eyes only. Napangiti na ulit si Bianca. Pero weird naman kung mag-t-shirt ako, James. Nasa beach tayo at saka ganito rin naman ang suot ni na Atasha. Okay, sige. Basta huwag kang lalayo sa akin. Bumuntong hininga ang binata. Delikado ka palang dalhin sa public resort, sweetheart. At bakit naman? Dahil mapapaaway ako sa mga titingin sa'yo. Natawa si Bianca. Pinalalaki mo naman ang ulo ko. Sino bang hindi mai-inlove sa'yo? Eh ang galing mong mambola. Yan! Hindi ka na naman naniniwala sa akin. I'm telling the truth. Napapailing na tumayo si Bianca at tumakbo patungo sa dagat. Ilang sandali lang ay nasa likuran na niya si Randall James. Got you! Wika nito nang mahuli siya. James naman! Let's race, sweetheart. May premyo mananalo. Ano namang premyo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Mukhang may pinaplano na naman ang binata. If I win, you will let me kiss you. And if I win, ngumisi ito. I'll let you kiss me. Napahalakak na lang si Bianca. Sabi na nga ba at may binabalak na naman ang binata. Whoever wins, you'll still get what you want. Ikaw talaga, gumagana na naman ang pagkanegosyante mo. Simpatiko itong ngumiti. Just trying my luck, sweetheart. Lalo pa siyang kinabig ng binata. James! Nagulat na bulalas ni Bianca nang maramdaman ang pagpisil ng kamay nito sa kanyang bewang. Hindi siya makagalaw nang magsimulang naglumikot ang kamay ng binata. Napatingin tuloy siya sa mga kaibigan nito na naiwan sa dalampasigan. Nahihiya siya sa maaaring isipin ng mga iyon sa kanila ng binata. Shh! Relax, sweetheart. Hindi nila tayo papansinin. They are doing their own thing as well. Put your hands around me. Hindi alam ni Bianca kung bakit o kung paano ang napasunod siya ni Randall James sa gusto nito. Namalaya na lamang niya ang sarili na pinupulupot na ang braso sa katawan ng binata. James, anong ginagawa mo? Touching you. Muling pinaglakbay ni Randall James ang kamay sa kanyang katawan. Minumulestya mo yata ako eh. Walang lakas sa protesta niya. No, sweetheart. I'm adoring you. You're really beautiful. Sabi nito bago mariing pinaglapat ang kanilang mga labi. Humihingal na kumala si Bianca sa binata pagkaraan ng ilang sandali. Magaling kang manukso, James. I wonder how many women have fallen for your charm. I think you've already mastered this kind of thing. What? Did you just compliment me or insult me? Inismira ni Bianca ang binata. Na-offend ba kita sa ginawa ko? If you have, anong gagawin mo? I don't know. I mean, ni sa panaginip, hindi ko inisip na bastusin ka o gawan ka ng masama. Have I really offended you? I don't know. Ewan ko. How am I supposed to know? I've never allowed any man to be this close to me. Bumuntong hininga si Bianca. Okay, I'm sorry. Hindi siya umimik. Maingat na kinabig siya ni Randall James. Marry me, sweetheart.
Gulong nito malapit sa kanyang tenga. Bianca froze. Hindi niya yun inaasahan at hindi rin niya napaghandaan. Paano siya magre-react doon? Dayong wala pa ng isang araw silang nagkakaunuan ni Randall James. Paano ba siya magre-react? Mahal niya ang binata. Sigurado siya doon. Ngunit marami pa siyang dapat ipasalang-alang bago magbitiw ng salita. Huwag nating pag-usapan yan ngayon, James. Iniiwas ni Bianca ang mga mata. Don't you think it's too soon? Bianca, I know it's too soon. Pero doon naman tayo pupunta eh. You have no idea how much I've been waiting for this moment to happen. Hindi na itago ni Randall James ang pagkadismaya sa sagot niya. Masyado ka nagmamadali. Huwag mo naman akong ilagay sa alanganing sitwasyon. Tumalikot si Bianca. Alanganing sitwasyon? Yun ang tawag mo sa pagpapakasal? Tanong ni Randall James na bahagyang tumaas ang boses. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Medyo napaigtad si Bianca sa pagsigaw ng binata. Mabuti na lang at basa ang kanyang mukha kaya hindi halata ang luhang bumukal sa kanyang mga mata. Are we fighting, James? Yes, we are. I can't believe this, Bianca Caroline. I'm offering you marriage, not death. I can't believe you rejected my proposal just like this. I haven't rejected it, James. Wag lang muna ngayon. It's still the same. Para man na rin ako nilagay sa gilid ng bangin. Do you have any idea how I feel right now? Alam ni Bianca na nasasaktan ng binata. Ngunit may mga dahilan siya. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Marami pa sana siyang dapat isalang-alang. Aaho na ako, sabi niya sa halip na sagutin ng binata. Hinawakan siya ni Randall James sa braso. Medyo mahigpit ang pagkakahawak nito at bahagya siyang nasasaktan. Ngunit pinigilan ni Bianca ang sariling magpakita ng luha sa harap ng binata. At dito na po natatapos ang 7th kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po!